Nagtataka ka ba kung bakit hindi na sumipot si CJ Perez sa bagong Gila squad ngayon? Alam nyo ba na pagkatapos ng FIBA World Cup ay agad itong umalis at nagbakasyon? Mukhang wala nang balak bumalik si CJ Perez at mas gusto na lang magpahinga dahil akala rin nito na mabubuwag na talaga ang samahan ng Gilas kasunod doon sa pagkawatak-watak na ilang Gilas players na naglaro sa World Cup. Kaya si Coach Tim wala na rin nagawa kundi ang hayaan na lang ito. At mga kuys, di ba narinig nyo yung paglahok ni Gian Amore sa PBA Draft Combine? Dahil sa kanyang mga past issues na hindi nakalimutan ng mga tao, marami ang nagkomento sa kanya ng hindi maganda at baka gagawin pa rin niya sa PBA ang ginawa niya sa NCAA. Bago tayo magpatuloy, kung nais nyo supportahan ang aking channel, just click subscribe and share! Hindi naman sa ayaw ni Coach Tim na isama si CJ Perez sa Gilas lineup ngayon, pero maging ang ibang Gilas fans nagtataka rin kung bakit walang isa sa mga best scorer sa PBA sa nagdaang World Cup na si CJ. Ang nakapagtaka ay bigla siyang umalis ng bansa kahit alam niya na meron pang Asian Games na gaganapin sa mismong buwan. Kung babalikan natin ang mga nangyari, bali ganito kasi yan. Nung inanunsyo ni Coach Chot sa publiko na bababa na siya sa kanyang pwesto, kanya-kanya na rin ang pag-alsa balutan yung ibang players. Base sa interview ng ilang mga Gilas players, hindi na raw sila maglalaro sa Asian Games at priority raw nila ang kanilang mother team. Halos lahat po kasi umatras na sa commitment nila maliban sa ilang PBA players at kay Renz Abando na willing pa rin bumalik. Nung nalaman ni CJ Perez na halos wala nang natira sa Gilas squad, abay umalis na lang siya bigla at doon na sa ibang bansa nagbakasyon. Kaya hindi na rin siya mahagilap ng coaching staff. Sa katunayan, gusto nga sana siyang kunin ni Coach Tim pero parang imposible na kasi hindi naaabot sa oras. Tsaka hindi rin kumikibo si CJ na tila wala na talagang balak. Akala din ni CJ na hindi na mabubuo ang Gilas kasi nakakalbo na talaga sila. Tsaka si Coach Tim noon ayaw tanggapin ang coaching job. Hindi gaya ni June Mars, Cathy, Japet at Pugoy na hindi umalis ng bansa at nanatili pa rin sa Gilas lineup. Ayon kay Coach Tim, sayang si CJ kasi alam niya ang mga capabilities nito. Tsaka may inihanda pa naman sila na system na tiyak babagay si CJ dito. Anyway, nandiyan naman si Romeo. Halos parehas lang naman ang playing style ng dalawa. Kaya nga siguro kinuha dahil wala si CJ. Kung sa bagay, mas okay din naman kung mga bagong mukha naman ang isasalang. Alam naman natin na hindi naman talaga sila masyadong bago, pero matagal-tagal na rin kasi since nung kinukuha sila sa national team. Ang mga nadagdag ngayon, tuwang-tuwa sa another shot at opportunity na mapabilang sa Gilas. Siguro, tanging panahon at oras lang ang kalaban ni CJ kaya hindi siya napabilang sa Gilas squad. Sana kung hindi siya agad nagdesisyon ng mga ibang bansa, pero ito naman ay desisyon ng kanyang pamilya at ito din ang priority niya ngayon. Tara, next update naman tayo. Nung nabalitaan ng lahat na si Gian Amore ay magpapadraft na nga sa PBA, ang daming nagbigay ng reaksyon tungkol dito. Sabi ng ilan na sana may qualification daw sa attitude kasi kapag natanggap yan sa PBA, baka manggugulpi lang din gaya ng ginawa niya doon sa mga St. Benilde players. Alam ko na hindi pa kayo nakakalimot sa insidente yon kasi halos ang buong basketball community at liga nag-react sa panununtok ni Gian Amore. Sumikat nga siya dahil doon. Pagkatapos ng insidente yon, hindi na siya kailanman bumalik at sinuspinde na rin siya ng JRU. Matapos ding malaman ni Amores na kakasuhan pala siya ng mga magulang ng mga nasuntok niya, ay naglaro na lang siya sa ibang liga. Sinagot naman po lahat yan ni Gian Amores. Tinanong kasi siya sa mismong PBA Draft Combine interview. Ayon sa kanya, maging siya ay hindi rin pala makakalimot sa insidente yon. Nakatatak na raw sa utak niya. Pero sabi niya, labis raw ang kanyang pagsisisi sa mga nagawa niya at deserve naman daw lahat ng tao ang pangalawang pagkakataon. Pero ang mga tao hindi na naniniwala sa kanya. Kung sa bagay, nakakatakot nga naman ang ginawa ni Amore sa mga players ng St. Benilde. Pero paano kaya kung bigyan na lang siya ng second chance na mapatunayan niya sa ating lahat na nagbago na nga talaga siya? E mas mabuti na nga makapasok siya sa PBA para makaharap niya si Calvin at Belga, yung mga kilalang siga sa PBA. Si Amore ngayon ay hindi sigurado kung tatanggapin ba siya ng ilang teams sa PBA or kung may magte-take risk na kunin siya kasi nga dahil dun sa kanyang issue. May isang coach pa nga mula sa NCAA ang nagsabi na huwag ka muna magpa-draft. Pero hindi niya ito sinunod. Instead, tumuloy siya dahil wala naman daw mawawala sa kanya kung susubukan. Kapag walang kumuha sa kanya, wala na rin siya magagawa. At least sumubok siya. Sa palagay ko, may kukuha dyan kasi magaling naman dumipensa yan. Ay importante na lang kay Amores ngayon ay nag-step out siya para sa kanyang career at hindi na mahalaga sa kanya ang komento ng mga tao.